So yun mga idol kalapatids, ang video natin for today is ipapakita ko sa inyo yung Yangboard na umuwi sa ating kaninang umaga. Kahapon kasi meron kaming race ng 500 kilometers sa Portugal. Hindi siya nakauwi kahapon, kanina lang siyang umaga nakauwi at bawas yung buntot niya. Hindi ko alam kung napalkon. At ito, may bago tayong dating pang ibon. Ayan o, kararating lang ngayon. Hindi rin siya nakauwi kahapon. Si 323. At so yun, dito muna tayo kay Yangboard natin. At hindi natin alam nga kung napalkon. Kaya tara, samahan niyo ko. At ito nga mga idol, kararating lang ng ibon na to ngayon. Hindi rin siya nakauwi kahapon. Bale ngayong araw na to, nakapagpauwi pa tayo ng 4 na ibon. Galing ang mga to ng Portugal. Distance natin sa Portugal ay 499.590 kilometers. Ito babagong uwi. Ito si 66, kanina lang ding umaga. At si 876, yung umuwi pong yan, tatlong kak. At ito yung topic natin ngayon, yung ating Yangboard na pang long distance na consistent. At kakauwi niya nga lang kaninang umaga. At ito, hulihin natin, pakikita ko sa inyo kung bakit. At ito nga mga idol kalapatids, yung ibon natin na si 62. Ito yung Yangboard na consistent sa atin na laging umuwi ng maaga. Lagi to, ang speed pa nito lagi tuwing umuwi ay nasa 1,100 plus. Kahapon hindi nakauwi yung ibon na to. Nag-alala ako dahil nga sabi ko hindi to nagpapabukas. Umuwi to kahit hapon na. Umuwi pa rin yung ibon na to. Isa to sa ating mga pang long distance. At kanina nung umuwi, may napansin ako sa kanya. At naputol dahil mayroong dumating na tao na tinawag ako. At so yun nga, itong ibon na to ay nasa na ba tayo? Hindi nga siya nagpapalit. Kahapon nga, katulad nga ng sinabi ko, hindi nakauwi ang ibon na to. Nag-alala ako dahil kilala kong ibon na to talagang umuwi to kahit umuwi talaga ang ibon na to. Kanina nga noong pag-uwi nito, ang napansin ko kaagad sa kanya ay ito po. Hindi ko po alam kung dinakma or na falcon. Kasi nawala po yung kalahati ng buntot niya. Hindi naman po uso rito yung boy dakma. Kadalasan ang kalaban po namin dito ay yung mga predator. At so yun, hindi ko alam kung i-re-race pa natin to, pero tatawag ako sa mentor ko at itatanong nga natin kung anong magandang gawin dito. Kung sabihin niya na idiretso natin yung race nito. Depende pa rin yan sa akin at sa mentor ko. Pero based sa akin, mas inaano ko yung sa mentor ko dahil mas marami siyang alam kesa sa atin. Kumbaga, newbie pa lang po tayo rito sa larangan dito ng pag-iibon sa Europe, sa Espanya, kasi marami pa po akong hindi alam tungkol sa mga ibon at sa pag-iibon. At so yun nga, siguro mamaya tatawag ako sa kanya at tatanungan natin kung anong magandang gawin dito, kung idediretso pa natin siya ng race. Kasi ang susunod na po naming race, national po ng middle distance. Ibababa po ulit yung race point ng 360 kilometers, pero hindi po same
doon sa dating inalpasan. Bale, kung dito po sa itaas yung dating nag-release ng 360 kilometers, ito po sa bandang baba. Tapos, pagkatapos po noon, ay ibabalik po uli sa taas, parte ng Portugal, ng 540 kilometers. At ito nga po, mahirap po kasing maglipad kapag ganito yung buntot ng ibon kasi wala po silang pambalance sa ere kapag lumilipad. At so yun, pinakita ko lang tong ibon na to dahil nga hindi natin alam kung napalkon, baka matroma yung ibon, pero gagawa natin ng paraan para medyo ma-relax yung ibon at mawala yung pagka-trauma niya kung ano man yung nangyari sa kanya. At so yun, na-recover na natin, nabigyan na natin siya ng Belgasol. Small seeds muna yung pinakain natin sa kanya dahil nga kakauwi niya lang kaninang umaga, baka medyo mahina pa yung panunaw niya. Huwag muna natin biglain ng yung nakaugalian nilang seeds na kinakain nila, yung mga flyer mix, kasi may tendency po kasi na pagod pa yung ibon, papakainin po natin ng ganon, mas may hirapan po manunaw yung ibon. Sakit lang po at medyo po may ngayong magdaan ng eroplano. Daanan po kasi yung taas nito ng eroplanong bumababa galing sa iba't ibang bansa. So yun nga, hindi po natin siya binigla. Siguro mamayang hapon, saka na lang po siya natin papakainin nung normal na pagkain na kinakain nila. At magbibigay po tayo ng sedacol para maproteksyonan yung kanilang mga atay bato. At so yun po, sinare ko lang sa inyo yung naging karanasan ng ating young bird. Siguro kaya hindi siya nakauwi kahapon. Pero pasalamat pa rin ako kasi inuwian pa rin tayo ng ating mga warrior. As of now, nakapagpauwi tayo kahapon ng Siam. Tapos ngayong umaga ay nakapagpauwi pa tayo ng apat. Meron po tayong, bali ang hindi pa po nakakauwi sa atin ay 10 ibon. Pero okay na rin po yun. Siguro uuwi pa po sila. Mag-aantay-antay pa po tayo hanggang hapon. At sana makauwi para marami pa rin po tayong maikarga sa race natin. Sana marami tayong mapatapos ngayon. Sabi ko nga sa inyo, umuwi lang yung mga ibon natin. Ay, okay na sa akin. Masaya na po ako. At ito nga ang ibon, no? Talagang nagpumilit umuwi ang ibon na to. Hindi naman po siya kapayatan, pero talagang naubos yung laman niya. Naubos po. Pero ito pa rin po siya. At itong ibon na to, papapaltan po natin ng chip kasi noon pong Sunday, nung Sabado, Saturday, ay hindi po gumagana yung chip nito, yung sensor. Kaya po, tatawag din po ako mamaya sa president para magpagawa ng bagong sensor. At so yun, hanggang dito na lang yung video natin for today. In-update ko lang kayo dito sa nag-iisang young bird na umuwi sa atin. Wala pa rin po si 55400 at yung ating red check. Sa ngayon, hindi pa po sila nakakauwi. Hopefully, sana makauwi pa rin yung dalawang young bird at may mailaro po tayo ng young bird sa ngayon pa. At so yun mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat po. At so yun mga idol kalapatids, ito si 878, post dropper natin to kahapon. Kanina, nung nagpapakain ako, may napapansin ako sa ibon na to. Binaliwala ako kasi sabi ko baka pagod lang yung ibon. Hindi ako mapakali, nakita ko ulit ngayong hapon at kinuha ko si 878 para tingnan kung bakit nga ganun yung balhibo niya dito sa may bandang baba. At ito yung nakita natin. Hindi ko na pinakita sa inyo na tinahin natin yung sugat niya dahil
Ayan o. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagtatahi ko. Buti umuwi pa, nag first dropper pa sa atin si 878 kahit meron siyang ganito. Sana makarecover tong ibon na to. Maganda pa naman yung inuuwi ng ibon na to, silang dalawa ni 889. At ito nga, nakakalungkot. Hindi naman siya malma, bali na natuklap ng konti yung laman niya, tapos nahalit yung balat. Ewan ko kung napano to, kasi yung isa naman nating young bird ay umuwi sa atin na lagas nga yung buntot. Hindi natin alam kung bakit, siguro nadali ang mga to ng falcon. Hindi ko alam, ang hirap kasi. Hindi natin alam ang buong pangyayari, kaya ayoko magsalita ng mga ganon-ganon. Medyo okay na yung katawan niya ngayon, naka-recover na agad siya. Kaya nga lang, siguro ang iniinda niya ay itong sugat na to. Sana makarecover tong ibon na to, sana matuyo agad, gumaling agad yung sugat niya. May 1 week pa naman tayong preparation. Ano ba ngayon, Lunes? Meron tayong 5 days preparation para sa ibon na to. Yung nga ngayon, bukas, tapos yung last 3 days natin. Sure ako ma-re-recover natin ang ibon na to, pero hindi ko sure ay yung sugat niya kung makakatagal siya. Kasi nga 360 or 370 kilometers yung magiging distance ko itong susunod na race. Sana makarecover agad yung ibon na to. Pinakita ko lang sa inyo dahil hindi ko rin akalain na maglalap, magpa-first dropper to sa atin na kahit meron siyang sugat. Kasi yung iba umuwi, okay naman, pero late silang umuwi. Ito kasi kahit may sugat, talagang nagpumilit siyang umuwi dito sa loob natin. At so yun nga mga idol, hanggang dito na lang muna yung video natin. Pinakita ko lang sa inyo, in-update ko lang kayo kay 878 kung anong nangyari sa kanya. At kahit na nangyari sa kanya yon, talagang nag-first dropper pa siya dito sa ating loop. Talagang pinahanga ko ng ibon na to. So yun mga idol, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi at God bless.